as a DepEd secretary, the VP wants results, no? She's very particular about results and about outcomes. So, ayaw niya nung mga plano-plano lang. Gusto niya ano ang naging resulta na mag-implement ng ating lang inyong mga plano. She's very output-driven at purpose-driven. So, napakahalaga na magkaroon tayo ng secretary na mag-set ng direction at she sees to it na merong result na maganda na ibinubunga yung ang lahat ng mga plano. So, kamula sa plan conception until sa implementation, until sa pagkuha ng mga findings natin, ayan ay tinututukan talaga ng ating secretary. Nagtatanong dito, what is the secretary like? What is she like to work with? How does that feel like? What is she like? Give us a closer picture of what she's like as a person and as a secretary and as a vice president, or maybe as the DepEd secretary. Okay, as a DepEd secretary, the VP wants results, no? She's very particular about results and about outcomes. So, ayaw niya nung mga plano-plano lang. Gusto niya ano ang naging resulta na mag-implement ng ating lang inyong mga plano. She's very output-driven at purpose-driven. So, napakahalaga na magkaroon tayo ng secretary na mag-set ng direction at she sees to it na merong result na maganda na ibinubunga yung ang lahat ng mga plano. So, kamula sa plan conception until sa implementation, until sa pagkuha ng mga findings natin, ayan ay tinututukan talaga ng ating secretary. And as a person, makikita natin that she's very humble, she's easy to, highly approachable, no? Yeah. Hindi siya yung hindi mo pwedeng puntahan sa opisina, kailangan may mga appointment, wala tayong mga ganyan. In fact, she's the one who extends the invitation if you want anything, you come to my office, I'm in the office now, yung mga ganyang tipo pa na very open and very approachable sa lahat. And she seems very she seems very simple and hardworking. Yes. Is it true? Yes, she is, no? very simple and very hardworking. Kaya nga, pag pupunta yan sa office, halos every day nasa office yan, half day yata siya sa duties niya as vice president, and she comes physically to the office half day din, whether morning or afternoon, but very visible siya doon sa office. Asek, one last. What is she like with corruption? I mean, is she like her father who's very intolerant about it? Very, very intolerant, and she hates corruption. In fact, when she assumed office, that was the first thing that she said. Kung kayo ay naghahanap ng pera, the DepEd is not the place for you. Sa dami-dami ng sinasabi natin, saan ba tayo magsisimula sa pag-ayos ng kalidad ng edukasyon? Balik tayo doon sa reading. Kailangan talaga unang-una matuto magbasa ang mga bata. We, in the Department of Education, started the National Reading Program. Dahil noong nakita namin na meron tayong mga kanya-kanya na mga programa, proyekto sa pagbabasa, pero walang isang programa sa loob ng Department of Education na nagsasabi na dapat gawin ninyo ito para sa reading program ng mga bata. Kaya, kinausap ko ang curriculum and teaching strand ng Department of Education at sinabi ko sa kanila, hindi kasi pwede na naghahabol tayo, may learning losses tayo, may gusto tayong learning recovery, lalabas yung PISA results, yung assessment, international assessments, and we don't expect it na maganda ang resulta. Okay. Sabi ko, hindi kasi pwede na kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun pa rin yung gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba, nakailang results na tayo ng PISA. Dalawa na. Ginawa na natin yun. Eh, hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do
something else. That is why I ask the curriculum and teaching strand. We need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ang mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa catch-up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch-up sa health, sa values, and sa peace education, yung buong Friday will be the catch-up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. Mga batang matatag, marunong magbasa, at makabansa. Kaya kailangan natin ng isang araw kung saan kailangan natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata. Dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa, pero wala naman tayong nakikita na pagbabago, wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners. So starting January 12, 2024, every Friday will be catch-up Fridays, particularly for reading. Malaki po ang ating problema ngayon dahil ang mga bata, sa halip na magbasa, ay mas gusto nila yung gaming, yung paglalaro dyan sa kanilang mga gadgets dahil mas colorful, mas interesting, at nagugustuhan nila yung competition doon sa paglalaro sa kanilang mga gadgets. Kaya kailangan talaga na kung meron mang ganyan, hindi naman natin ikailayan, hindi na natin mapigilan yan kasi ganyan yung kanilang generation. Pero nandyan din tayo, side by side, sa mga bata na nagsasabi, may oras para sa gaming, sa paglalaro, at may oras para mag-practice at matuto paano magbasa. Kanina, kausap ko ang ating Undersecretary for Curriculum and Teaching at napag-usapan namin na hindi lang ang mga kabataan ang dapat naming kausapin na mag-practice at paniguraduhin na matuto sila magbasa, kundi kailangan din namin pumunta sa iba't ibang mga komunidad para kausapin ang mga magulang doon sa mga komunidad na i-encourage ang kanilang mga anak, kanilang mga apo, mga pamangkin, mga pinsan, mga kapatid na mag-aral paano magbasa at matuto magbasa.